ito isi-share ko lang po sa inyo. Maintenance ng pedal ng bike. Ito okay pa naman to. Kaya lang, pakinggan nyo, pag inikot siya, halata mo wala ng grass. Tuyo na. Ayan. Maingay na siya, maingay. Re-regress natin. Lagyan natin ng grasa. Itong mga gamit natin, open range na 15. Yung 15, para dito yan. Ano, sakto yan dyan, 15. 15mm. And then, improvise na panangkit, pinatulis ko lang. Ayan, stainless yan. Yung sakit, multi-sakit, ang gamit natin dyan is 12mm. Para dito yan, may bolt yan dyan. Dito, may bolt siya dyan. Para matanggal natin yung bolt niya. Then, ito naman na matulis. Improvise, ginawa ko lang. Makita nyo, nakabaluktot yung dulo niyan. Dito yan, pangtanggal natin ng cup na to. Plastic cup. Para makita natin yung 12mm na bolt dito. Hindi to ano, self bearing, volleyball bearing lang to. I-maintenance ko lang kasi okay naman to, wala naman alog. Ay, may alog siya, ng may please siya ng konti, pero mawawala yan mamaya. Panungkit siya dito. Then siyempre ang ating langis. Itong ginagamit kong langis, ano to, yung Singer oil. Ito yan sa taas. Then siyempre yung grasa natin. So yun lang. At ito nga pala, long nose, para pang dukot natin dito yung tatanggalin nating nut na pinakita ko na sa inyo yung gamit. Yun lang, meron ka lang yan. Maintenance mo na yung pedal mo, kasi pag hindi mo na maintenance yan at natuyuan ng grasa, magbabakal-tubakal na, masisira yung ano mo, mabilis ka magpapalit ng pedal. So pag na-maintenance mo na pedal mo, tatagal ang life niya. Madali lang, panoorin niyo kung paano ko tatanggalin. Gamit tayo nitong 15mm. Ito 15mm siya. Ayaw mag-auto focus ha. Ayun. 15mm. Pasensya na kayo dito sa daliri ko. Ano? Medyo may cut. Sumimplang kasi ito eh. Hindi, joke lang, naipit yan. Ayan, 15mm. So, gagamitan natin 15mm itong socket na to. Ang pag-open nito, baliktad ang ikot na ito. Hindi kagaya ng mga normal na tornilyo. Pag hinigpitan mo, ganyan ang ikot. Pakanan. Pahigpit. Ito, sa kabilang left side to ng pedal eh. Ano, ayan siya, oh, 'di ba? Andun yung sprocket sa kabila, ito yung crank. Dito to sa left side. Ang ikot nito, pagbukas nito, ang ikot ng thread niya pabaliktad, kasi dapat ang buka, ang pag-ikot nito ng bukas dapat pa ganun. Hindi, pahigpit 'yon. So ngayon ang ikot nito, para mabuksan natin 'to, pabaliktad. Pag ganyan. Tingnan natin. Mahigpit 'to eh. Ididiin ko lang siya para hindi ako magpersa. Kaganunin ko lang, diin lang, diskarte lang. Ayan. Hahawa ka dito sa arm, tapos dito, ipupus mo lang siya. Ang ganun. Pero matigas to. Lakasin natin yung kamay. Ayan. Ayan. Saglit lang. Ayan o. Ayan ang paluwag. Ito, pahigpit yan pataas. Ayan. Ayan, higpit na o. Hindi ko na may tulak. Ayan ang paluwag. Ayan. Ayan. Forward na natin to. Kailangan guys to mahigpit. Pwede na maluwag. Dahil pag hindi nyo to hinigpitan, maayos. Malulus thread. Ito, hindi siya malulus thread. Itong thread na to. Ito. Hindi to malulus thread. Kasi napakatigas ng bakal na to. Napakatigas to. Alam nyo kung anong malulus thread dyan.
ito malulos thread yung thread na to. Kasi itong crank arm alloy to. Kaya pag hindi nyo siya nahigpitan, halimbawa siya hindi siya dyan mahigpit, gagalaw siya ng ganun. Gagalaw, may clearance siya ng kaunti. Pag oras na may clearance yan, simple sa bigat natin, lahat ng bigat ng katawan natin, ito ang sumasalo. Pag oras na may galaw yan, mapupudpud yung mga thread niyan sa loob. Ito hindi, kasi ito matigas na bakal to. Pupudpud yan. Pag napudpud yan, oras na hinigpitan nyo na siya o pinagawa nyo na, wala na. Bakbak na yung thread niyan. So ngayon, malaki ang gastos. Kasi itong arm na to, di ka makakabili ata ng isang peraso lang na ito. Mabibili mo to pares na, kasama na yung itong may chin ring na to. Kaya para makatipid, kailangan sundin yung ano, yung higpit dito. Kailangan mahigpit. Di naman sobras yung higpit din na talagang ano, kasi nga mas malulustrin mo din to pag hinigpitan mo lalo. So tayo, so ngayon dito na tayo. Para di tayo mahirapan, tinanggal natin dito. So dito na tayo ngayon magpo-focus. So ngayon kung paano itong kalasin. Ngayon, una natin tatanggalin itong cup. Gamit yung pinakita ko sa inyong improvise na matulis. Ito. Pagugutin natin ito. Hindi naman mahirap ito. So kailangan lang, ingatan natin mapunit. Kasi itong cup na to, protection to sa tubig para hindi siya pasukin ng tubig sa loob. Hindi kalawangin yung mga buletas o ball bearing sa loob. Protection to. Kaya panoorin nyo kung paano ko alisin, tsaka paano ko ibalik mamaya, paano ang pinakasipti ito, kaya may ano yan, nakabalok to to ng dolo. Yun o. So, didiin ko lang ito ng ganyan. Lambot lang naman. Nadiin ko na, iniikot ko na sa ganyan. Sabay huhubutin ko. May tumulas. Ayan. Makita niya guys. Ayan. Nakita. Ayan na siya. Okay. Tumulas na. Yung iba na ito, maliksi lang eh. Ito sa akin kasi yung lalim. Ang haba ko. Kapal. Kapal niya. So ayan. Makuha na natin itong cup. Itabi muna natin. Kailangan natin yung maruming basahan. Maruming basahan kasi puro grasa na. Grasa na natin. Nakikita nyo yan. Ayan na nut sa loob. Ang dilim eh. Ilawan nga natin kung may ilaw itong nakikita mo yung nut na yan. Yan, yan ang tatanggalin natin. Yan ang makeup. Medyo paano na siya. Iba nang puno. Parang nagbakal to bakal. Parang tumagal ang life ng pedal natin. Hindi tayo bili ng bili. So yan. Ngayon ang gagawin natin para matanggal yan. Ito. Scouting yan. Kasi mahirap alisin yan. Higpit din yan kasi hindi rin pwede maluwag yan kasi nga pag oras na lumuwag yan habang iniikot mo yung pedal paluwag ng paluwag yung nut, may chance siya na matanggal o magkaroon ng napakalakas na alog nito, doon na yung lumalagatok yung pedal natin. So ito paano tanggalin, gamit itong tools natin, gamit ulit tayo ng 15 pangontra, ilalagay lang natin siya dito. Yan. Then, pag nalagay na, isuot mo yung kamay mo dyan. O, diba? Nakakontra na. Ganun lang. Kontra na siya doon. Then, hindi na siya maiilot. Then, gamit naman itong 12mm na socket wrench. Yun ang pangtatanggal natin doon sa bolt. Yan. Pihit natin. Yung natural lang na pakaliwa. Naman pakaliwa. Natural lang na tornilyo. Hindi siya baliktad. Pakaliwa yung bukas na ito. Ganun. Ikotin natin. Papunta sa akin ang ikot na ito. Yeah. Ang tama higpit. Kasi kailangan din mahigpit nito kasi hindi pwede magluwag yan. Ito. Yan. Yun. Okay.
guys, ngayon tanggalin na natin yung bowl. Ngayon, pwede na natin tanggalin to kasi malambot na, dalawagan na natin. Huwakan na lang to. Discard din yan guys para di kayo malaglagan ng bulitas kasi marami bulitas dito maliliit. Itong discard din dyan. Kailangan pag tinanggal nyo itong bolt na to, may sapin kayo or nakatingala na gano'n. Kasi then kailangan pag nakaganyan, ito ang hahawakan nyo, wag to. Kasi pag oras na tanggal nyo yung bolt, laglag yan. Kasama yung mga bulitas, kakalat na. Pag nabawasan ng isa yan, wala, nagkakaroon na ng alog to. Nagkaalog na yan. So ngayon, ang gagawin nyo, hawak nito. Dito kayo hahawak, lang suporta lang dyan. Ganon. Habang niluluwagan nyo itong bolt. Ganon lang. Ito, luwagan na natin. Napakaluwag na. Pwede natin gamitin yung improvise natin. Paluwag. Ito. Ikutin mo na lang ng pagano. Diba? May ikaw. So, yun. Tanggal na. Okay. Tabi mo na natin yan. So, ngayon, yung long nose kanina, ito, ito na, dito na papasok si long nose. Wikit, di mo mag, hindi pala makita to. Nakatalong na sa tube. Nakikita nyo yan. May washer yan dyan sa gitna. Dalawa ang bolt na ito, ay nut. Itong nut na to, sa ibabaw. Tanda nyo yan. Oh. Dalawa yan. Ngayon na yun, may washer yan sa gitna. Kailangan natin ng long nose. Yun. Sumikon mo lang pala sumikip. Uugutin natin to. Ayan. Yung nut na yan. Yung nut na yan, hindi yan bilog. At saka yung thread natin dito, hindi yan bilog. Papaliwanag ko sa inyo. Madikit. Para ano siya. Ayan o. Hindi siya bilog. Pati yun. Kailangan pagsalpak niyan pag ganun. Ang purpose niyan, para pag hinigpitan mo yung ibabaw na nut, hindi ito sasabay sa ikot. Ang ibig sabihin nun, pag di siya sumabay sa ikot, yung isang nut sa loob, hindi rin siya sasabay sa ikot. Hindi hihigpit o ano, nakamintin lang siya dun kung ano ang gap niya dun sa ball bearing, hanggang dun lang siya. Ito ang magbaba sa kanya na pinaka-washer niya dyan na hindi siya sumabay yung, sa ikot itong isa. So ngayon, paano tanggalin ulit yung may isa pang nut doon? Ito na lang ang gamit niyan, sungkit. Iikutin mo lang yan, pabalik ulit, pakaliwa. Oh, diba? Ayan, tanggal na. Tignan natin. Oh. Isa pang sikreto pala. Gagamit kayo ng maliit na magnet. Kukunin nyo yung mga bulitas doon, ganun lang. Didikit yan. O, di ba lang kita yan? Pwede nyo rin naman, kung wala kayong magnet, pwede nyo rin naman sungkitin lang. Makuha ko na lahat. Kapagmit na, di walang lalaglag. Lagyan natin pa sa atin. Dito naman tayo sa kabila. Ang pagtanggal niya, saluhin nyo dito. Ganun. Kasi butas yan eh, pataas. May chance na masok. Mahulog dito sa butas yung bearing dyan. Bulitas dito. Ganon. Tapos dandahanin nyo yung ato. Ayun o. Kita nyo yung bulitas. Lag-lag yan. O ganon. O. Diba? Daming grasa. Bulitas. May bulitas na nakakapit dito sa ano. Gamit nito yung magnet. Para di kayo mahirapan na ito lang, malaglag. I-magnet ko lang yan. Okay. Uy, kapit. Malakas na itong magnet. Diba? Ayan na siya. Diba? Safety. Nasa magnet. So ngayon, dito na tayo sa paglilinis. So linisin lang natin itong mga ano to? Amination lang.
natin bilangin natin. 13 sa kabila, then 13 din sa kabila. So bago natin ibalik yan, kita niyo to, yan o, nalinis ko na, wala na yung mga lumang grasa. Tik-tik yan para di rin kayo malaglagan ng grasa ay ng stay bull bearing. Ito tik-tik yan ang grasa na to, lagyan muna natin ng grasa to sa loob para dumikit yung buletas. Pwede nyo kamayin kasi mababa pa din mo lang na gano'n. Diba? Nakabaw na sa grasa. Hindi na siya malalaglag. So ito, bago mo punuan ng grasa, lagyan mo na langis. Patak lang. May grasa na siya. Doon na yung buletas. Kahit mo kaldagin yan. Kahit kaldagin yan. Hindi malalaglag yan. Same process lang din dito sa kabila. Lagyan mo muna ng grasa yung loob. Then ganun din yung process. Kita niya. Okay. Ganun lang. Yan o. Hindi kayo, wala kayong isipin na malalaglag yan. Ganyan. Ah, diba? Obvious yan ang diskarte. Ito na tayo. Lagyan lang natin ng konting grasa. Ito lang po. Diba? Hindi siya pantay. Mukhang piyaksyo. Ayoka. Ito yun. Pinasok mo siya dyan. Ah, oh, di ba? Hindi siya umiikot. Kumukontra. Para, pag trinid mo to, di ba ganun? Trinid mo siya. Ayan. Andito yung bulitas. Itong umiipit sa bulitas. Siyang umiipit. Pak, kung naiipit niya yung bulitas, ikaw na mag-adjust niyan. Para sa walang halog. Naibit mo na yan, papasok mo to. Yan, pag ganun. Pag nipasok mo na yan, ilalak mo siya ngayon itong 10mm. Ayan, ganun ang forma yan sa loob. Yan. Pag trinid mo to, pag hinipitan mo siya, hindi siya sasabay ito. Hindi sasabay sa ikot. Kasi pag wala yung washer na yan, may chance na pag wala yan, may chance na pag iniikot mo to ng pakanan, pahigpit, clockwise. Diba? O ayun o. Diba pag iniikot, sumasabay sa ikot, hindi lalong ihigpit, hindi na iikot yung pedal mo. Diba? Pag iniikot mo naman palabas, minsan sumasabay din. Ayan. Pag inipit mo ngayon. Oo, yun. Umihigpit, sumasabay. Kaya, di pwede na wala siyang washer. At
Tsaka kailangan yung washer niya, yung ganito ah, hindi yung washer na bilog lang. Kasi ganun din yun, pag yung bilog lang, iikot lang din yan. Kailangan ganito. Ayan. Balik mo yan. Yan ang purpose ng washer niyan. Para pag nilock mo siya, hindi sasabay yung nut sa ilalim. Diba? Sumabay siya ng konti. Kasi may clearance pa itong washer. Pero kahit anong higpit mo, hihigpit na siya. Yan. Yan ang sa loob ang proseso. Kasi hindi mo pwede baliktarin yan o ano. So yan, talagay na natin. So ito, ano maglagay? Ayan o, simple as kanina, paano ko tinanggal? Itong mababaw ang butas, ayan di ba, mababaw. Yan yung pag ganun, sa loob. Para kahit kung makalas mo, hindi ka magkakamali. Yung ito na malalim, yan yung dito. O, ganun. O, pwede pa tingnan ka. Una mo ipapasok ito. Matitrip yan. Pag-anarn. Huwag nyo muna masyadong higpitan na mahigpit ito. Kasi pag hinigpitan mo yan, hindi mo na ito maiikot. Ngayon, ang pagtansyan yan, huwag nyo alugin, hugutin mo. Ayan o, diba? Oo, nabao no. Ayan o. Ayan. Ibig sabihin o, kailangan mo pa na konting higpit dito. Hindi lang. So ngayon, i-check mo ulit. Ayan, kunti na lang. Tama na yan. Pwede na yan. Para pag nilagay mo to, pag tinigpitan, sasabay pa ng kunti yan. Nakita nyo mga kanina. Sasabay pa ng kunti yan. Kaya may higpit yan. Tulak nyo lang sa loob. Okay. Ayan na. So, ayan ito. Pasok na. Mahirap pa kayo na ito. Ganun din kanina ni Scarty. Trust nyo muna. Para pumuntay na dyan at pag-aray mo ikotin mo na pala na hindi na malalag ipitan mo muna na ito pag, pag maganit ayan pag ayaw na ulit ito gamit ka na na tinimim ayan ang ingay ng galaw yan, walang alok yan. Wala. Wala. Smooth yan. Yan lang. Ito pa pala. Takip. Okay. So ngayon, dito papasok si Pupa. Baliktad to ano eh. Trito. Pag ano. Yan yung pasikip niya. Yan, walang alok. Thank you.